So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's guys, may bago naman tayong recipe lulutuin. Ito ay ang turon malagkit. So, isishare ko sa inyo kung paano ko to ginagawa. So, before that guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, Eva Lozano. So, ito ang ating mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng turon. So, of course, kakailangan natin ng rice, malagkit, then coconut, sugar, food color guys optional, and milk, and of course salt, and wrapper. So next naman natin gagawin is huhugasan natin yung rice. Make sure guys na hugasan natin mabuti yung rice natin. Mga 2 to 3 na hugas guys yung rice natin. So next naman guys after natin mahugasan, so in the other bowl, ilalagay natin yung coconut powder kasi wala tayong coconut milk, coconut powder ang gagamitin natin. So, after natin malagay yung coconut powder sa bowl, maglalagay tayo ng tubig. Hot water guys ang ginamit ko dito sa coconut powder. Para hindi siya guys magbubbles yung powder natin. Then, imix lang natin ng mabuti. Don't you wait for me. So, after natin mamix guys, ilalagay na natin siya sa rice. Then, ilalagay na natin yung iba pang ingredients na sugar. Then, maglalagay tayo ng konting salt. Then, maglalagay din tayo guys ng milk. And of course, konting butter. Then, i-mix natin ng mabuti. And after that guys, lulutuin na natin siya. Then, make sure guys, yung rice natin hindi masunog. Kaya, dadahan-dahanin lang natin yung apoy hanggang sa maluto yung rice natin at saka mag-dry siya. So, i-check na natin. Ayan, kumukulo na siya guys. And then, haluin natin. Ayan. So, malagkit na siya guys. So, kailangan lang natin ang pagluto nito. Dahan-dahan lang yung apoy para yung rice maluto nito. So, ayun na guys, yung rice natin. Luto na, malagkit. So, nagamit din ako ng condensed milk. Ba't nilagyan ko guys ng kukulo? Kasi wala ako nabili condensed milk na OB. So, nilagyan ko siya ng konting kukulo na yan. Optional lang naman guys yung kukulo na inamitin natin. Depende sa inyo kung gusto nyo. Hindi. So, i-mix lang natin maigi. Then, wait natin ulit mga 2 to 3 minutes hanggang sa mag-dissolve yung last ingredients na ilagay natin. So, check ulit natin. Wow, super lagkit guys yung rice natin.
A few minutes later. So luto na guys yung malagkit natin. So itita-transfer natin siya sa bowl para lumamig siya guys. Yun, set aside muna natin hanggang sa lumamig yung malangkit rice natin. So, next step na gagawin natin is, i-roll na natin sa wrapper or turon wrapper yung malangkit natin. Yan, ganito guys yung ginamit ko na pang wrap. So, of course, guys, siyempre, konti-konti lang yung rice na ilalagay natin. Kasi maliliit lang naman yung wrapper na nabili ko. Ayan, ganyan lang, guys. Same procedure lang din sa gagawin natin sa pagbalot. Ayan. So, nagamit pala ako, guys, ng cornstarch. Nilagyan ko ng tubig para dumikit yung wrapper natin. At saka, pag pinipreto natin, hindi siya maghiwa-hiwalay. A few minutes later. So guys, ganito karami yung nabalot ko guys doon sa malagkit na ginawa ko. So next step natin gagawin is ipipreto na natin siya. Yan. So maglalagay lang tayo ng pan. Bukos lalagyan natin ng konting mantika. Yung iba guys, madaming nilalagay na mantika para madali daw maluto yung toro natin. Ako naman guys, kaunti lang naman muna ang ipipreto natin. Kaya siyempre kaunti lang yung mantika. At make sure guys, yung apoy is tamang-tama lang para hindi masunog yung pinipreto natin. Yan. So guys, i-check na natin kung okay na yung turo natin. Ayan, golden brown na siya guys, or pinkish. Ayan, dapat ganyan lang guys yung kulay ng turo natin. Wow. Guys, kahit pinaprito na natin, ang bango guys ng turo natin. Smell malagkit of course, and yung milk and coconut na combination. Wow, smells so good. So alisin na natin, so luto na. Yan. Wow. So, maglalagay ulit tayo. Next batch natin. Ayan. Actually, guys, first time ko lang din gumawa nitong malagkit turon. Nakita ko lang din sa YouTube. Kaya, ginaya ko din, guys. Actually, depende sa inyo kung anong
procedure ang gagawin ninyo or ingredients na gagamitin ninyo, guys. Ako guys, pag nagluluto ako, hindi ko talaga siya inaalisan pa. Hindi tayo masunugan. Yan. Yan ang tip ko sa inyo guys. So, alisin na natin. So, luto na siya. Lahat. Nalagkas na. So, napakadali lang. So, ito na guys, yung turo natin. So, gumamit lang ako guys ng caramel sauce. Nagluto ako ng caramel sauce. So, ilalagay natin. Yung caramel sauce, mayroon na akong video nito kung paano magluto ng caramel sauce guys. Yan. So, lalagyan natin siya. Yan. Ako guys, on top ko lang nilalagay yung caramel sauce kasi di ba guys, matamis na yung ginawa natin na malagkit at saka milk. So, yung counting drop lang ang ilalagay natin na sauce. So, look so good guys ng turon malagkit natin. Wow! So, of course guys, it's time to taste it. My best part, yung magtitikim tayo ng ating niluluto. Wow! Oh, wow! So good. So, tikman na natin. Wow! So crunchy guys ng malagkit turon. So, hope you like it guys and don't forget to subscribe my YouTube channel, Eva Lozano, and please click the bell button below for more updates na mga video ko. So, thank you. Bye-bye. And by the way, guys, try nyo rin ito sa inyong bahay. Napakasimple lang yung ingredients. So, and ilalagay ko sa description box yung ingredients na mga ginamit ko. So, bye-bye. See you to my next vlog.